Let's go home after this. I stopped his hands from going to my underwear, kaya tinignan niya ako gamit ng mapungay na mga mata. I thought we'll eat lunch. Yeah, after this, he hoarsely said before kissing my neck. Wala na ako nagawa pa nang halik-halikan niya ako sa labi na nanunuya at sabik na paraan, kaya diniin ko na lang ang sarili ko sa kanya. Wilson, oh my God, you're so disgusting. Kagad kong tinulak si Wilson at mabilis akong umalis mula sa ibabo niya. I fixed my dress before looking at the beautiful lady who just entered. Nanlalaki ang mata niyang pabalik-balik ang tingin sa akin at kay Wilson. What are you doing here? Wilson asked coldly to the girl. Pinagmasdan ko ang mukha ng dalaga at nakita ko ang pagiging magkamukha nilang dalawa. She's so pretty. No, what are you doing? You're so disgusting. Malakas pang sigaw nito bago bumaling sa akin. Nanlaki ang mata ko kasi hinagod niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Ali, Wilson called coldly, but her sister just rolled her eyes. She's really a brat. Hey, who are you? If I were you, I would just leave my brother because he is a playboy. He will just make love and leave. Walang pre nung sabi niya, kaya padabog na tumayo si Wilson, tsaka ako nilapitan. Your mouth, Ali. Just go home. Sabi ni Wilson sa kapatid niya, kaya nagsimula itong magpadyak-padyak ng paa na ikinangiti ko ng marahan. No, I came here to ask for money. I am grounded. Salubong nitong parang bata. So, Wilson, I can't believe I am seeing a sibling fight for right now. Wilson suddenly encircled his arm on his waist so his sister noticed me again. Umirap to pero muli na namang ipinadyak ang paa. Dad is being so harsh to me. I just went to a bar tapos ganito. He blocked all my cards. I have only 500 pesos in my wallet and he said to my driver not to follow my instructions. Ali, shut up! Ines na sabi ni Wilson, kaya sinaman siya ng tingin ng kapatid niya. And I'm hungry. Can we eat Italian foods? Kinagat ko ibabang labi ko para itago ang ngiti. Shut up, Ali. You're so loud. Ines na sabi ni Wilson, kaya walang umirap ang kapatid niya. I will tell Dad that I almost caught you having make love here. Ganti pa nito kaya't mas lalang umigting ang panga ni Wilson dahil sa galit. See? She is a brat like you. Bulong ni Wilson sa akin, kaya hindi ko na napigilan pa ang ngiti ko dahil sa pinagtaasan na ako ni Wilson ng kilay. Nagtagal ang tingin nito sa akin na parang nagtataka, pero kalaunan tumalikod na rin to. I'm hungry. Come on, sabi nito. Napamara si Wilson bago niya ako dinala para sundan ang kapatid niya. Wala na ako nagawa kundi ang magpadala. Nang makapasa kaming tatlo sa elevator, panay ang sulyap ng kapatid niya sa akin. I smiled at her and after a while, she smiled back. Ate, you're different, she said before clinging her arms on my arm. Napalayo ako kay Wilson dahil doon. Ali, Wilson placed fully fist. Called sister, but I think no one could control this girl. Nang bumukas ang elevator, hindi niya binitawan ang braso ko. Nauna pa kaming maglakad at nahuli si Wilson sa inis ng mukha. Napatingin sa amin ang lahat kaya nagpadala na lang ako sa hila ng kapatid niya. But seriously, you're different. Are you my brother's girlfriend? She seriously asked. Nanuyo ng bahagyang lalamunan ko dahil sa kawalan ng isasagot. I cleared my throat. No! Tanging nasabi ko kaya't napatas ng kilay niya at saka nagkibit balikat. Ivana, you will sit in the front. I cleared my throat. No! Tanging nasabi ko kaya't napatas ng kilay niya at saka nagkibit balikat. Ivana, you will sit in the front. Wilson said when we came closer to his car. Wilson opened the passenger seat for me and let her sister open the backseat door for herself. Pumasok na lang ako at tinalang nagsabi ng kung ano. Italian restaurant, Wilson, her sister said. Italian? Yes, of course, sagot ko. This is so disgusting. Sabi pa ng kapatid niya sa likuran kaya't bahagya ako napalingon doon. Nasa phone na siya nakatingin kaya't binaling kong tingin kay Wilson na nagsisimula ng mag-drive. Hindi nagtagal nakarating kami sa isang mamahaling Italian restaurant. Unang lumabas ang kapatid niya kaya sumunod na rin ako. Her sister confidently walked towards the entrance while I waited for Wilson. She is beautiful, sabi ko habang nakatingin sa kapatid niya na kaagad dumupo sa bakanting table. Sumunod kami ni Wilson doon at naabutan niyang nag-order na ang kapatid niya. Here, biglang sabi ni Wilson sabay bigay na isang card sa kapatid niya na masaya naman itong kinuha. You're the best, she happily said. No bars or I will get that,
He added so her sister rolled her eyes. Fine, Killjoy. Sabi nito sabay tingin sa akin. Ate, what's your lipstick? I like it. Sabi niya kahit bahagyang tumaas ang kilay ko. I think my lipstick were all gone because of the kiss earlier. That's natural. Wilson answered for me so his sister glared at him. Natawa naman ako na mahina. Your lips look good too. I complimented so she smiled. I don't put lipstick often. I just put some gloss or tint. But since I'm an adult now, I think I might invest in some high quality makeup. She said so I nodded. Boss? Wilson whispered near my ear so I looked at him. Nagtatanong ko siyang tinignan. Let's really go home after this? Why? Tanong ko, pero nilagay lang niya ang isang kamay niya sa mga hita ko. Alam ko na kaagad kung ano ang ibig niyang sabihin kaya napangisi at napailing na lamang ako. Natigil lang ang tingin na namin nung dumating na mga pagkain. Namapatingin ako sa kapatid niya. Nakangisi na ito at panay ang irap habang pasalip-salip sa amin. Wilson, I can't believe that I am seeing this right now. Natatawang sabi nito bago nagsimulang kumain. Isa pa, Ali. Isa na lang. Inis na sabi ni Wilson sa natatawang kapatid. Kaya, wala sa sarili akong napangiti dahil doon. Ali left after eating lunch so I insisted that we should go back to the office. Walang nagawa si Wilson kaya bumalik kami sa kumpanya para magtrabaho. Pero naging mabilis ang oras. Dinaanan ako ni Wilson sa palapag namin para umuwi na. Lahat ng mga empleyado dito ay titig na titig sa akin kaya't naparunok na lamang ako at umarte na walang pakialam. Akmang papasok ako sa elevator pero hinila ko ni Wilson ang elevator sa eksklusibo lang para sa kanya at sa may malalaking posisyon. Ang elevator na sinakyan din naming tatlo ng kapatid niya kanina. Bahagya akong sumandal sa kanya kaya't hinawakan niya ang bewang ko ng marahan. You gained weight. Sabi niya kaya't bahagya ko siyang nilingon. What? Hindi makapaniwala ang tanong ko na siyang kinatangon niya. Ilang linggo na nga akong hindi nakapag-workout kaya posible ngang tumaba ako. Dahan-dahan kong hinawakan ng bewang ko at saka ang tiyan ko. Wala naman akong napansing pagbabago. Are you sure? Tanong ko ulit na siyang ikinatangon niya. Yeah, just a little. He said so I sighed before shrugging my shoulders. It's not a big deal. As long as I don't look like a whale or maybe I gained weight because of our stay in Nueva Ecija. I did not limit myself from eating a lot of foods for 3 days. Nang makalabas kami sa elevator, sabay kaming naglakad papunta sa exit. And I have the strong urge to hold his hand, so I did. Dahan-dahan kong pinagsalikop ang kamay namin, kaya kapwa kami napatingin doon. Wilson, ikaw ba nagpaalis ng pictures na kumalat sa atin noon? The photos of us kissing in the bar? Wala sa sariling tanong ko. Yes, sabi niya na kinatango ko na lamang. Ayoko na malaman pang rason niya. Pinagsbuksan niya ako ng pinto ng kotse kaya dahan-dahan akong pumasok. I took it down because he didn't look right. Tanong niya nang di sinasara ang pinto. Napakunot naman ang noo ko. Bakit nga ba sumunod na hindi na pinalis? Tanong ko na siyang kinangisi niya ng marahan. To all the people, back off. Sabi niya na hindi ko naman naintindihan kaya naningkit ang mga mata ko. Wala. Sabi niya kaya umirap na lamang ako. Naipit kami sa traffic kaya't ilang oras na ay di pa kami nakarating sa kondo ko. Nang nandun na ibinuksan ko ang pinto na malaki para makapasok siya sa loob ng kondo pero umiling siya na siyang pinagtaka ko. We have a family dinner at my parents' house so I need to go. Sabi ni Wilson sabayo ko para humalik sa mga labi ko ng marahan. Di ako nakasagot dun kaya napatango na lamang ako at saka bahagyang yumo ko. Why? I'm expecting him to sleep here again? Come on, Ivana. Stop imagining things. I'm better than this. Ingat. Marahang sabi ko kaya't muli niya akong hinalikan ng mabilis. Look at the door, then leave. Sabi niya na siyang kinatango ko habang di siya tinitingnan sa mga mata. I have this weird feeling inside. I'm kind of disappointed and I don't know why. Nainis ako sa sarili ko. Why am I disappointed that he left? May family dinner siya. Dahan-dahan ako naglakad pupunta sa kwarto ko at habang naglalakad, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Eliza. Pinapaalala niya na magkita kami mamaya sa bar kaya napahinga ako ng malalim. Mabilisan ako magbihis para makapunta na doon pero bago ko umalis, kumain muna ako ng dinner. Nagdrive ako papunta sa parehong bar kung saan kami lagi nagkikita. 2 oras pa ako naipit sa traffic kaya inis na inis ako na makarating ako doon.
Pagkapasok ko sa bar, bumungad sa akin na madilim at sobrang ingay na paligid na inaasahan ko rin naman. I texted Eliza their whereabouts and when she replied, I ran towards the second floor. Ivana! Malakas sa tawag niya kaya mabilis ko siyang nahanap. She is not alone. May mga kasama siyang bago lang sa mga mata ko. Knowing Eliza, she has a lot of friends. Hi! Bati ko sa kanila, sabay upo. Oh, she is Wilson Thompson's rumored girlfriend? One of them suddenly asked, so my brow raised. Sikat pala ako, ngayon ko lang nalaman. Sabi ko, kaya't nagtawanan sila. Napairap ako at saka nilingon si Eliza na todong ngisi. I called the waiter to order for juice because I'm not yet in the mood to drink liquors. Maybe later? Ivana, ang dami mo ng sekreto. Natatawang sabi ni Eliza kahit muli ko siyang inirapan. Like what? I said. Tumabi siya sa akin kahit kami nilang ang nakakarinig ng mga pinagsasabi namin. Like you are in a serious relationship with Wilson? Napasingap ako doon. What? Gulat na tanong ko. Serious relationship? I think the thing between me and Wilson revolves around lust. Napangiti naman ako at mapait na umiling. I think you are different. You mentioned that you're from Nueva Ecija with him, right? For what? Hindi naman pwedeng business kasi hindi ka naman niya secretary. And mind you, there is a lot of pictures of you holding hands on the internet. Napanunok ako at saka muling umiling. Eliza, you got it wrong. No, I got it right. I have friends who became his flings. I told you, he make love only once. Ilang beses nang may nangyari sa inyo. I told you things are different between you two. Sabi niya kaya napabuga ako ng hangin. I don't want to believe her. That is so impossible. Not with Wilson. Ilang beses nang may nangyari sa inyo. Be honest. Ulit niya. Once, twice, thrice, I don't know. Sabi ko kaya't napatango siya. See? Sabi niya kaya napailing na lamang ako. Tumawa siya bago umarte na isasarang bibig niya gamit ang kamay na parang zipper. Let's dance! Pag-aaya ng mga kasama niya kaya sabay-sabay silang pumunta sa dance floor. Hinila pa ako ni Eliza pero hindi na ako nagpahila kasi ayoko pang sumayaw. Dahan-dahan ako napasandal sa couch at pumikit ng mariin. Bumagabag sa akin ang mga sinabi ni Eliza. I'm really different from his other girls? Dapat na ba akong umasa? No! Sabi ko sa sarili ko sabay tayo para pumunta sa dance floor. I need to forget everything tonight. Masyado na akong nababaliw sa kakaisip ng mga bagay-bagay na alam ko namang imposible. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.